boss. Buti umabot pa tayo. Nagpapakain na pala ng local. Ang plano ko naman talaga ngayon is i-vlog yung local kasi nakita ko sa comment may nag-request eh. Ito yung early bird. Then papunta tayo sa local. Kamusta ang early bird, Juliet? Okay lang? Ito yung local, mga boss. Okay naman. Problema lang, nagtukaan ng konti. Buti umabot pa tayo, nagpapakain na. Natawag sana ako sa'yo, Larry. Ito yung local, mga boss. Ganun lang, same method. Wet feeding. Wala lang buntot yung iba. Pagpasensyahan nyo na. Pero pag harvest naman yan, sisibulan agad yan. Baliling, oh. Tabingi. Pag ano na lang, pagpili ko. Hindi pa naman ako nag-aalis eh, no? At tama, paghuli sa gabi, no? Para isang stress lang. Para isang stress lang, mga boss, ng paghuhuli. Siyempre, nai-stress din yan pag hinuhuli mo, mga boss. Lakas na, no? Sa umaga, ilang timba na? Tatlo na? Kasi lakas na nun. Mga boss, ito yung pang July. Ganun pa din, same procedure lang, wet feeding kami, tapos pag tanghali, dry, ano? Sa tanghali, nakakailan timba ka pa? Isang timba lang. Ito yung ating local, mga boss. Buti umabot tayo pagpapatuka. Kala ko hindi aabot. Medyo busy kami dun eh, mga boss. Yung alam nyo na may hinarvest kaming stag, inasikaso ko pa. Tapos, nag-harvest ulit si... Nag-harvest ulit kami dito. Hindi pa ako nakakapagkal ulit dito eh, mga boss. Siguro bago na lang mag-banded pag inuli sa gabi. Che-check ko isa-isa yung sisiw. Binalik mo na rin pati yung babaeng baliling. Sige, yan mo na. Sa ano na nga? Kinuha kasi yung brooder. Ginamit. Pag kasi may nakikita kong isang diferensya na kaya kong hulihin na may diferensya, pinabubukod ko na sa tao ko, ginamit na yung nilalagyan namin. Nung lagay na may diferensya, napabalik. Wala naman silang sakit, mga boss. Pansin ko lang may diferensya ba. Sarap sa balat ng tama na sikat ng araw. 6:30 a.m. lang eh, mga boss. Same procedure lang, mga boss. Kasi ito yung bahay. Tapos pinatutukayan sa gabi, kaya may patuka ang ganyan. Naiinom din. Mapula na yung mukha nila, oh. Mas mamaya doon tayo sa early bird. Inuna ko lang yung local. Ito na, mga boss, ha. Ito yung local natin. Ito yung update ko. Iba, busog na, oh.
Laki nito, 5K itong straight comb na yun. Tapos doon na lang siguro kami mag-hardening pag in-harvest tong local. Kasi hindi nakakasya doon sa perm. Dami, no? Sana maka 500 na lalaki dito. Kasi 1,000 na sisiw lang to eh. Tanyo yung puti, ang ganda. Alibasa may buntot. No? Kung nagkabuntot lang mga boss, ang ganda nito. Okay, pero ang ganda na, yun oh. May buntot yung isang pula, ang ganda. Mag-harvest kasi kami sa katapusan eh, doon sa kabila, sa early bird. Dire-diretso na eh, boss, wala kami. Hindi na mapipigilan yung pag-harvest. Nag-aaway na sila. Tapos yung damo, mga boss, sa dyan namin hindi tinatabas kasi magabuk. Pero kung tag-ulan, lagi tabas to para malinis tingnan. At saka pag minsan mahangin, paboh din naman yung mataas ang damo. Nasasanggay yung gabok, saka nasasanggay yung nababasag yung hangin. Sa experience namin, ha. Sayang, eh, napatuka agad eh. Hindi ko na-videohan yung nahabol sila sa patuka. Tapos doon nilalagay, nag-hardening sila ng pailan-ilan doon. Try nga natin humulit. Ayaw na lumapit eh. Ganda na katawan eh. Ito. 5K sweater. Ganda na katawan oh. Pansin bang maganda ang katawan? Hindi ko alam kung halata sa camera na maganda katawan eh. Yan ang responde. Tawag dyan, responde mga boss. Responde. Yan, lapitan ulit. Grabe ang ganda ng balahibo katawan ng local, ano? Buntot lang talaga. Lalo na kung nagkabuntot yan. Parang perfect, ano? Alam niyo, sa early bird, medyo marami pa kaming hirap eh. Eh, syempre, na-practice na namin yung mali namin sa early bird. Kaya nung local, medyo alam na namin yung gagawin. Laki niyan, ano? Hindi, ano na lang, dito na lang siguro mag-hardening yan. Para mapapaaga ang harvest mo naman, Larry. Oo, ikaw ang maaga mag-harvest ngayon. Ganun na lang diskarte namin mga boss, aagahan na lang yung harvest. Tapos, yun na nga, para mabunutan ng buntot. Kaya lang, pag sibul naman niya, mas maganda kasi mas malapad eh. Pag binunot mo yung buntot niya, dapat para sa stag. Lusog na yung iba. Hindi ko nga alam bakit nagtukaan mga boss. Kasi same lang eh. Same lang ng design ng bahay. Talaga nga naman ang sisiw. Pag magtutukaan, magtutukaan nga ata talaga. Tapos madami. Yun pa siguro isang ano din yun kasi madami.
Pero okay lang. Mas gusto naman namin magtukaan na lang kaysa magkasakit. No? Grabe, sulit yung punta ko ng maaga. One eye? Ito, kagaya nito, hindi ko pa nakakal, oh. Walang mata dito sa isa. Golden boy pa naman, ano? Right nose. Ito na, may ilap na to. Ganda ng bulik, ah. Pero ano, kalat yan dito sa range. Pag yung hindi patutukayin yung... Yan siguro ang kagandahan ng malaki range. Kalat sila. Ako lang ba ang mahilig sa walang puno, mga boss? Ewan ko, kayo ba? Mahilig kayo sa may puno yung range? Ako talaga hindi ko kausunada yung puno sa range area. Sabagay, hiyangan din eh, no? Kanya-kanyang style ng pag-aalaga eh. Kung yung style ng pag-aalaga mo angkop doon sa may puno. Kasi ang ganda rin naman ng sisiw doon sa may mapuno. Doon sa iba, nakikita ko. Pero sa amin, dito hirap na hirap ako. Yung sobrang lilom. Pasilip ko muna sa inyo to bago ko tapusin yung vlog. Tangan, hindi nila. Hindi maintindihan ko saan talaga sila tutuka. Laki, no? Oo. Ang gaganda ng puti. So, dito ko na siguro tatapusin yung vlog, mga boss. Kita-kits ulit sa next vlog.